everyone, it's Mommy Lori here, and this is my son Maximus. Welcome to my channel. So today, usapang mommy po tayo. Pag-uusapan natin guys kung ano yung mga preparation na ginagawa ko for Maximus upcoming school. Papasok na siya itong darating na September 7, kaya naghahanda na kami ni Daddy kung ano yung mga kakailanganin naming mga gamit ni Maximus para sa kanyang schooling. Super excited na kami! Dito tayo ngayon sa kwarto ni Maximus at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili na naming mga gamit niya. Noong June, nagkaroon kami ng virtual meeting ng principal at ng mga teachers at mga parents and future classmates ni Maximus. Pinag-usapan namin kung ano ang oras ng pasukan ng mga bata, ano yung mga kailangan nilang dalhin sa school, yung mga kailangan nila in preparation for their school, at kung ano yung mga expectation din ng mga teachers. Si Maximus po ay 3 years old lang at magpo-4 pa lang siya sa December. So, junior kindergarten ang kanyang papasukan. So, ngayon, ang sabi ng mga teacher, kailangan niya matuto na magsuot at magtanggal ng kanyang sapatos. At kailangan din niyang malaman kung paano ang magbukas ng kanyang lunchbox. At siyempre, dapat alam na rin ng bata ang magpati or pumunta sa washroom. So, si Maximus naman ay na-train na rin namin na magpati. Marunong na siya, although most of the time, sinasamahan pa rin namin siya, ginaguide namin. So, sa school, ganun din ang sabi ng mga teachers na igaguide din sila na gumamit ng washroom. Just in case na may accident, kailangan meron siyang spare na clothing na nakalagay sa isang Ziploc bag. Tapos, may label siya ng kanyang pangalan. Iiwan namin yun sa school para just in case na for an accident. So, ito guys, yung binili ni Daddy na bag ni Maximus few days ago. Ang cute niya, Star Wars bag na ang design ay si Baby Yoda sa Mandalorian na TV series. So, 6-in-1 bag, backpack, may kasamang case, may kasama rin siyang mini bottle for sanitizer, may keychain siya at saka carabiner. Tignan nyo guys yung keychain, oh, ang cute. Tapos, meron din siyang lunch bag, yan. Tsaka syempre lalagyan ng water bottle. Binigay ang aking sister na lunch bag. Ayan, mas malaki siya at may strap. So, baka ito ang gagamitin namin guys kasi mas malaki nga siya. Dito namin ilalagay yung, it's either here o meron kaming mga individual containers. Kailangan niya magdala ng isang lunch at saka isang snack. So, kailangan wala rin peanuts kasi may mga ibang bata na may peanut allergy sa school. So, kailangan i-avoid natin na bigyan siya ng peanut sa kanyang lunch or snacks. Kailangan din ni Maximus na mag-ready ng kanyang mga proper clothing for outdoor learning. Kailangan ni Maximus ng raincoat, tsaka rain pants, at tsaka rain boots. Bumili na rin si Daddy. Meron siyang jacket dito, ayan, at saka pants, rain pants. Ito yung windbreaker na jacket din, binigay ng kaibigan namin. Tapos, may rain boots na rin siya, ayan. So, hindi naman natin maiwasan ang winter season dito sa Canada. So, kailangan prepared din si Maximus. At binilhan na rin siya ni Daddy ng
winter boots. Although mayroon pa kaming isa na ginagamit niya, pero sa tingin ko maliit na siya, kaya bumili na si Daddy ng mas malaki. Binili niya yan sa Once Upon a Child. Parang ano siya, thrift store yata siya ng mga gamit ng pangbata. Pero brand new pa siya, discounted price. So, ito yung winter coat ni Maximus. Bigay din ito ng kaibigan ko sa Lake Louise. Tsaka ito yung kaparehas niyang winter suit. At meron din siyang blazer. So, ayan guys. Medyo maliit na sa kanya itong winter suit na ginagamit niya ngayon. Kaya binilhan ko siya ng bagong winter pants. Ayan guys. So ito siya. May double purpose. Pwedeng tanggalin ito at gawing pantalon siya. Or ilagay natin itong kanyang strap. So, daming gamit ni Maximus. May listahan ako guys, akala nyo ba, para hindi ko makalimutan. Kasi minsan, sa dami ng iniisip natin, kasama pa si Whitey, hindi maiwasan na may mga makalimutang bagay, di ba? So, kailangan mas maganda yung nakalista siya. So, kahit minsan sa mga vlogging ko, yung content ko nandito, yung mga ideas ko, tsaka kung ano yung mga daily and weekly activities na kailangan kong gawin para ma-remind ko yung sarili ko at hindi ko siya nakakalimutan. Ayan. So, importante talaga ang may notebook. May ipapakita ako sa inyo na nabili namin sa liquidation store a few days ago. Yung chalkboard. Yeah. So, ito yung gagamitin namin para sa first day of school ni Maximus and sa last day of school ni Maximus. I-fill up lang niya ng mga information na kunwari, nakalagay dito yung school, school name, yung kung sino yung teacher niya, class of 2021, or class of kung ano yung pangalan ng class nila, and when he grow up, what he wants to be, and kung ilang taon na siya, ano yung favorite things at favorite food, movie, color, song, toy, and yung date. So, ganyan lang guys. Sa last day of school, iba naman, nakalagay niyan, is I have learned, and then I can do in my holidays. Yan. So, ayan ang aming chalkboard para kay Maximus. So, ang dami-dami naming kailangang isipin, sabi ko nga kanina. So, chinek ko lang, meron na siyang 12 pairs ng pantalon. Marami siyang shirts, marami siyang sweaters, at may dalawa na siyang shoes na kailangan niya for school, isang indoor at saka outdoor. Meron din siyang sandals, just in case na kailangan niyang maglaro sa tubig or kung kailangan niyang pumunta ng swimming pool. May swimming trunks din siya. Marami siyang medyas. Pero ang naiisip kong kulang na kailangan pa naming bilhin, socks for winter. Tsaka long sleeves. Yung mga damit kasi ni Maximus karamihan is short sleeves na shirt. Tsaka hindi ko na naipakita dito sa channel ko, pero dun sa kabila kong channel, yung Mommy and Maximus, pinakita ko dun guys kung ano yung
binigay na welcome bag ng para kay Maximus. Nagbigay sila ng mga reading materials, books, magazines, at binigyan din si Maximus ng crayons, magnetic letters and numbers, at binigyan din siya ng scissors, yung training scissors, para matrain yung kamay niya, yung muscles ng kamay niya at mga so yun guys, ang pinagkakaabalahan namin is to continuously train Maximus in preparation for his school para maging successful siya sa kanyang junior kindergarten. At I hope na he will have fun learning and playing with other kids and meeting new friends. At siguro, nagkakaroon na rin ng time si Mami na maghanap ng work. Probably part-time muna. At eventually siguro kapag nakapag-adjust na kami ng asawa ko, ay makakapag-apply na rin ako ng permanent full-time job. Diba? Namiss ko na rin mag-work! Magto 2 years na itong upcoming December na wala na akong work. So, walang kita. So, end ko na po ang video ko for today. And shout out po sa inyong lahat na nanonood. At we'll see you again next time. And God bless and stay safe everyone! 갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy